Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, ang Norma TV. At pag-usapan naman natin ngayon na ang isa sa favorite natin na FFCI chapter president na si Claire De Mayuga ng FFCI Laguna Chapter. Okay, we are back. At ngayon nga ay minarapat po natin na atin pong i-flex at i-feature ang isa sa pinakamasipag at talaga namang napakagandang FFCI chapter president ng Laguna Chapter. Walang iba kung hindi si Miss Clarita Claire De Mayuga. At sa mga hindi po nakakakilala kay Miss Claire De Mayuga ay marahil nagtataka kayo kung sino siya. Nais ko po makilala po sa inyo isa sa masugid na talaga namang masugid na follower ni Francis Leo Marcos. Kung inyong matatandaan, si Francis Leo Marcos ho ay namigay ng mga libreng bigas at mga ayuda para sa mga kababayan nating na stranded at na biktima ng epidemya noong kasagsagan ng pandemic. At itong si Claire De Mayuga ay talaga namang masipag na gumagawa at ika nga ay she is doing the talk. Kumbaga ay hindi lamang sa salita ang kanyang ginagawa, kundi ito ay isinasakatuparan niya. At si Claire De Mayuga ay isang advocate ng mga humanitarian activities, mga humanitarian missions na katulad ng iginagawa ni Francis Leo Marcos. At isa nga sa nakapagbigay ng pansin sa atin, ito nga palang si Claire De Mayuga ay talaga namang kung merong mga humanitarian activities ang grupo ni Francis Leo Marcos ay talaga namang nandun din siya, present na present siya. Ganyan ho kasipag at dedicated itong si Claire De Mayuga sa pagtulong sa mga mahihirap nating kababayan. Katulad ng pamimigay ng bigas at mga optical missions ay present po itong si Claire De Mayuga. At atin ngang pakinggan ang kanyang mga sinabi noong siya ay na-interview noong time na nagkaroon ng humanitarian mission sa isang lugar dito sa Pilipinas. At pakinggan natin mabuti kung ano ang kanyang mga insights at kung ano ang kanyang mga positive thoughts tungkol sa mga pagtulong sa kapwa at mga humanitarian missions na kanyang isinasagawa. So pakinggan natin. Let's watch this. Okay, at ang kasama naman natin ngayon ay syempre ang pinakamasipag at pinakamagandang presidente ng FFCI Laguna, Mami Claire. Mami Claire. Maniniwala na. Ano po ang naobserbahan nyo dito sa ating humanitarian dito sa loob ng BJMP, Mami Claire? Well, masasabi ko, well organized. Sa ginagawa natin humanitarian sa labas compared dito sa loob ng BJ. Siyempre, ang isang pagkakaiba, siyempre, limited ang pass ng tao. Okay naman. Okay, very yung facility nila, napakaganda. Yes. Yung mga PDL, parang alaga-alaga sa yes. Dito. Yung ating warden ay very supportive, hands
officers, very accommodating. Plus yung mga nabibiyayaan ng salamin, eh, very appreciated sila. Masaya na narito tayo ngayon nakakapagbigay ng salamin, biyaya. Bukod sa salamin, nakapagbigay din ng salamin. Ng bigas, cellphone, tablet. Kaya maraming salamat po sa CMED Esperanza, kay ang ating ina ng humanitarian, si Ma'am Chilip Mambel. Shoutout Mambel at kay Presdong sa FFCI Worldwide. Maraming salamat. At higit sa lahat sa ating Apo Francis Leo Marcos. Talaga po, ang pagpunta natin dito ay masasabing talaga yung slogan natin, sinisigaw natin. Puso. Puso. Pagtulong. Pag-asa. Puso ang gamit sa pagtulong at pagbibigay ng pag-asa sa nawawalang pag-asa. Yan ang patak FFCI. CMED Esperanza, maraming salamat po. Saludo, Ma'am Chili. So again, ang presidenteng may ano? May kalendang. Ayan. At ng FFCI Laguna. Thank you so much again. Hanggang sa muli. At this point in time, kasama natin si Mami Bell. Mami, Ma'am Chili, tita ng CMED Esperanza Foundation. Project, pwede
po nating pwede po natin gawin po dito upang matulungan po natin yung mga taong nasa lalayan ng lipunan na nangangailangan ng tulong. Pwede rin po tayo, mayroon po kami pinaplano po, magkaroon po ng parang cooperative. Pwede po tayo pumunta sa CAD o sa CDA para alamin kung ano po paano tayo matutulungan. Plus, meron din po tayo tinatawag po na training sa pesta. Tulad halimbawa po ng mga taong wala pong kakayanan at buhay ng kanilang pamilya. Pwede po tayo, meron po mga training para sa atin, para tayo matulungan. Tulad halimbawa po ng pagpupet or pananahe or massage. Pwede po tayo kung tulumapit sa pesta. Pwede po natin yung ating chapter na pupuin po natin. Pwede tayo magbigay ng training kalamang para sa mga nangangailangan ng tulong. Bukod po doon, kami po sa nagunang sa FFCI worldwide ay nagtutulungan. Halimbawa po yung mga nasa abroad chapter, pwede po natin, pwede kayong tulungan sa pamamagitan ng mga bumuunin ng proyekto. Kaya po tayo po ay magkaisa, magtulungan para sa mga taong nangangailangan. Kaya ang FFCI worldwide ay narito lang po sa pamumuno po ng ating founder, si Francis Cleo Marcos. At walang iba, isa pa po, tutupad po doon. Pasensya na, medyo hindi po talaga ako sanay sa ganito. Pero anyway, dahil pagkakataon po, siguro po binigyan niyo rin ni Lord na ako po ay makarating po dito. Pasalamat po na rin ako, isang blessing po na makarating ako. Kayo po maglaya po, nakausap. Kung meron po kayong pagkakataon, pwede niyo po ko i-approach para mapag-usapan po natin kung ano po yung gusto ng proyekto. Para maikip po natin kayo o magkatulungan po tayo para sa mga proyekto po yung gagawin. Kaya po, magkaisa po tayo, magtulungan, magbayan yan, at isigaw po natin ang advokasya ng ating Apo Francis Cleo Marcos. Mabuhay ang FFCI Worldwide! Rep po tayo sa Apolong, Barangay Apolong. Super Sticker! Follow up again by Mami Clarita Di Mayuga, FFCI Laguna Chapter President. Super Sticker! Super Sticker! Follow up again by Mami Clarita Di Mayuga, FFCI Laguna Chapter President. Super Sticker! Super Sticker! Follow up again by Mami Clarita Di Mayuga, FFCI Laguna Chapter President. Super Sticker! Mega love shoutout sa lahat ng mga FFCI chapters worldwide at sa lahat ng mga FLM solid supporters worldwide. At sa lahat po ng gustong magpag-greet ay just comment down below your greetings at atin pong i-flex ang lahat ng inyong mga greetings sa susunod nating episode. At dyan po muna magtatapos ang ating episode sa vlog na ito. So maraming salamat sa inyong panonood.